Paminsan-minsan. Yes. Yes. Dati. Hindi na masyado. Before. Yes. Yes. Yeah. Entertaining siya, tapos nakaka-relieve siya ng stress. Kasi masaya siya, tapos distraction pag may exam. When I'm with friends, di ba, para matawa naman. Recreation, masaya kasi. Pampatanggal ng stress kapag nagagawa ng papers. No, libangan. Kasi fun siya, and you know, kapag bored ka, you have nothing else to do. It's kind of the filler for it. Just to pass time lang, nagbo-bore or ano, pag na haggard mo, pag na-stress mag-aral, na-intern. Kasi nakakatuwa yung mga post related sa current events. Saka usually nakaka-relate ako din sa mga post. Because it's fun! Hindi ako parang masyado sa social networking side. So yung sa Facebook, hindi ko rin masyado nagagalaw yung account ko. So pag tinanggap ko ka. So, kasi parang makikita mo din naman yung mga pictures din sa Facebook and stuff. Day and night? Araw-araw. Wala akong gumagawa. Almost araw-araw. Kasi first thing na mabuksan mo, 9:00. Almost every day din, pero mga 15 minutes lang. Parang every day na nga eh. 9:00 lets you create your fun collection effortlessly. It's the best place for fun creators and bored people. 9:00 aims at spreading happiness to the world in an elegant way. Maganda rin tingnan, although wala akong alam na recent na study about it, kung sino ba among Filipinos yung gumagamit o pumupunta dito, no? Kasi I would guess karamihan dito mga kabataan, no? Parang similar din sa profile ng mga gumagamit ng Facebook. Mars on my next test. Alala, wait lang! Di ba may exam tayo bukas? Tapos? Aral na tayo! Huwag na, mag-9:00 na lang tayo. Nakakastress na mag-aaral. Sadyang masayahin tayo mga Pilipino at mababaw ang ating kaligayahan. Ngunit, sa kabila nito, mababatid nating may pinaghuhugutan tayong malalim na dahilan. Ang nakakatuwa kasi sa 9:00 ay, una, may humor component siya. Nakakaaliw, nakakatuwa. No, tapos pag sinabi rin natin humor, it elicits certain type of thinking. Kasi pag sinabi mong humor, minsan hindi naman direct, kailangan talaga naiintindihan mo yung context behind the joke, no? So hindi lang basta-basta, ibig sabihin talaga siguro maalam ka rin sa mga nangyayari sa pop culture, sa current events. At ikatlo, meron kasi some social component, no? Hindi lang ito joke ng tao, sa isang tao lang, no? Pero may network siya, may social network siya. At dahil link kayo sa iba't ibang tao, no? Nakakatuwa na meron kayong ganung passing connection. Naitatala natin ang iba't ibang isyong panlipunan gamit ang 9:00. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa tinatawag na memes, ang mga seryosong problema ay nagiging katatawa ng Pilipino. May interaction sa pagitan ng iba't ibang tao at kultura, kaya nagkakaroon din ng makabuluhang diskurso. So may dalawang levels yan. One can be very inclusive or yung mas in-group na mga jokes, sa mas private. Kaya ang mga nakakaintindi lang ay syempre yung mga nagsishare ng meanings. Na ibig sabihin pareho sila ng pinagagaling yung kultura. Parang late 2000 ito pumasok. Late 2000, 2008 yata ganyan. So it hasn't been there for a long time. So pero siguro yung sharing jokes is something that's so old, na parang tagal na yan. And yung sharing ng ganito, ng mga biro sa isa't isa, lalo na sa kulturang Pilipino, nagpo-foster talaga ito ng unity or ng closeness or intimacy. Parang pag may joke ako at nag-gets mo, feeling natin parang, uy, sa pool, parang sakto or jive tayo or okay tayo, ganyan.
So, I guess, isa yung component yun, no, kung bakit siya nagpapatuloy. Kasi nakakahanap ka ng mga tao dito na kapareho mo mag-isip. It's the idea that you're linked with other people and that you share a certain degree of meaning or intelligence even, no, with these people na nakaka-encourage na bumalik-balik at tignan. Tapos, bakit tayo nagko-continue, nagpo-persist? Kasi yung humor is very reinforcing. May immediate reinforcement. May pleasure ka agad na nararamdaman. Pag may nakita ka na nakakatawa, para siyang mabangong amoy eh. Parang pag may naamoy kang mabango, di ba gustong-gusto mo siya, no? So, ano siya? Parang pag may nabasa ka na nakakatawa, ang immediate ng satisfying or gratifying na emotion that comes with it. So, magpa-persist ka, no? Gusto mo yon. So, may mga tao na siguro nga yung term yun na addict, na chine-check nila kasi it's their source of maybe a pleasure for that particular day. Kaya lang, minsan, syempre, ito rin yung, di ba, yung meme na tinatawag natin, ang pagpapalaganap ng mga ideas, ganyan, pagpapasa-pasa. Minsan, hindi rin siya totally maganda kasi lalo na kung may mga misconceptions na papalaganap through those images or jokes, no? Ang bilis kumalat, ang bilis, ano? Pero dahil nga meron siyang comment section, so I guess to a certain degree, it plays a function of check and balance na may mga tao rin na nag-check na, uy, hindi naman talaga ganyan, or hindi pa nga nagsimula ang conflict or mga away, no? Pero I guess yung pagpapalaganap ng mga idea, those comments, ganyan, no? Kaya siya nagpapatuloy, tapos the fact na it's a very reinforcing medium. I think yung ano din, to a certain degree, yung popularity that you get, no? Kasi di ba parang, it's like Facebook, you get likes, you get comments, no? At kung may pinost ka doon at maraming nagkagusto or nag-share, parang pakiramdam mo, wow, parang na-affirm yung ideas ko, na-affirm yung wit ko, na-affirm yung jokes ko. So very reinforcing siya, bukod doon sa you as the consumer, ikaw din as the producer of the joke, no? Or the whatever, the sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, na idadaan na lang natin sa tawa ang mga balikwas na pangyayari sa ating paligid. Not gag, kasi parang funny siya. It's supposed to be funny or witty. So I guess those three important components make people more interested in this new form of social media. Hindi. Well, mag-check ako. Normally kung ano na yung nakapost. Kaya na may app kasi siya. So, well, na-update siya daily. So, tinitingnan ko, pero hindi necessarily na yung kailangan ko siya talaga makita. Pero, every now and then, lalo pag hindi busy, o yun, sige. Ayun ba? Sige, thank you po.